Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, tignan po natin kung ano yung mensahe for you. Ngayong araw, Earth Signs, Energy Spirit Guide, we have Twin Flames. So some of you are dealing with your Twin Flames. Medyo intense yung energy ngayong araw na ito. So actually, intense yet balance. Meron tayo ditong seduction. Ayan. So, intense nga mga mangyayari dito. Mukhang may mga offers, may mga requests sa'yo na hindi mo matatanggihan. Meron tayong soulmates. Okay. So, intense ang energy kay Twin Flame. Kay soulmate naman, separation. Ayan. So, mukhang malayo kayo sa soulmates ninyo. Ayan yung lumalabas dito. May namimiss kayo. Na tao. Yan. So, could be your family, your soul tribe. Namimiss mo sila. Kaya lang, you're dealing now with your twin flame. So, pwede po na nakita ko dito, pagdating sa relationship, medyo nahihirapan kayo, earth signs. Ang nakikita ko kasi is, pwede po na yung mga tao na pinapayuhan ka before or hinihingian mo ng mga guidance, mga advice, hindi na sila nagbibigay sa'yo ngayon. Kasi nakikita nila, hindi ka naman sumusunod. Meron dito, pwedeng nasa third party situation kayo. So, napagod na yung mga kaibigan mo. Or yung iba naman sa inyo, pwedeng kayo yung nilagay sa third party. So, apay sila ng payo, ganyan. Hindi ka naman nakikinig. So, nagsawa na sila dito. Hindi naman dahil sa hindi ka na nila tinuturing na kaibigan, na family members, or even ka soul tribe, hindi. Kung hindi, gusto nila na may matutunan ka dito. Gusto nila na matutunan mo na mag-desisyon, mag-isa para sa sarili mo. So, kailangan mag-grow ka dito. Okay, hindi sila umiwas sa'yo dahil, yes, tamang nagsasawa na sila kasi di ka naman nakikinig, hindi ba? Kulang na lang pukpukin ka nila ng kung ano man yung pampupukpok nila sa iyo, no? Para magising ka, earth signs. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. What is twin flame here, spirit guide? Tignan natin. Ano po ito, spirit guide? Meron tayo ditong cycles, ayun. So, paulit-ulit po yung nangyayari dito pagdating sa mga relationships mo. Sa relationships mo, relationship mo with your twin flame. So, ayun, oh, meron tayong change and completion. Kailangan talaga ng pagbabago. So, ayun, kung walang pagbabago, ayun, ganun ang paulit-ulit lang talaga ang mangyayari hanggang sa hindi mo na alam, hindi mo na makilala yung sarili mo. Hanggang sa napagod ka na. Seduction, we have trust, divine timing. So, kung magkalayo naman po kayo ng person mo, magkalayo kayo ng kaibigan mo, yan, trust ninyo yung isa't isa. Na loyal kayo parehas dito sa friendship, ayan, kahit di mo kaharap yung kaibigan mo, hindi kanya kinikwento sa iba, at kung sa relationship naman, kahit magkalayo kayo ng person mo, hindi siya natetempt kahit ang daming temptation sa paligid niya. So, itrust ninyo yung isa't isa dito. We have, ayan, soulmates, water signs. Some of you, yung ano ninyo, yung mga soulmates ninyo could be a water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. Tignan po natin, what is separation? We have guilt. Yan. So, yung iba, nalulungkot kayo kasi nagigilty kayo or itong person na ito. Ayan. So, feeling, may feeling kasi dito na parang kayo yung sumira ng relationship or nainis ka sa sarili mo kasi di ka nakinig sa kanila, ganyan. May mga energies po na ganyan ngayong araw. Yung mga nagpapay sa'yo, yung mga concern sa'yo, pwedeng hindi mo sila sinunod. So, ngayon, ayan, parang you feel alone, all alone ngayong araw na ito. So, tignan natin pagdating po sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho. Trabaho po, spirit guide, kamusta po? Meron tayo ditong, Seven of Swords. Yan. So, medyo magulo yung isipan ninyo dito pagdating sa inyong trabaho. Yan. And also, busy yung iba sa inyo. So, tignan nyo po, ayan, maging aware kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Pwedeng may nagtatago dito, earth signs, ng pagkakamali niya.
Tapos parang kayo yung makaka-discover, baka sa inyo pa masisi. Yun yung nakikita ko dito. Kaya mag-iingat kayo sa mga kasamahan mo sa work. Kasi hindi lahat sila honest. Ayan o. May umiiwas. Meron dito hindi maganda yung energy niya. Nafe-feel niyo yan. Kaya lang hindi niyo naman mapinpoint kung ano ba yung problema. So mayroong nagawang kasalanan yung taong to pagdating dito sa inyong trabaho na hindi niya inaamin. Ayan. Nahihirapan siyang i-recognize or nahihirapan siya na hindi naman i-embrace, no, kundi i-accept yung nagawa niya. Kaya pwedeng ang mangyari, mag-set up siya, isisi niya yan sa iba. So, tignan mo yung mga kilos, yung the way na nakikipag-usap sa'yo yung mga co-workers mo. Check natin pagdating naman sa negosyo. We have the lovers, ayan. So, pwedeng kayo po ba ito ng person mo? Or could be your family, your parents. Ayan, mga nasa linya kayo ng business. We have 9 of Swords. Ayan, kayang-kaya naman. So, yung iba po ay could be a friend din. Could be friends mo. Yan, kasama mo sila dito sa negosyo. So, medyo yung iba nagkakaroon ng problema pagdating dito sa inyong negosyo. Pero kasi dahil nga, ayan, nagkakasundo kayo dito, nagtutulungan kayo, may teamwork na tinatawag. So, yung ano man po yung takot ninyo dito pagdating sa inyong business is masusolusyonan nyo siya, matatapos nyo po yan. Ayan. Tignan natin. Or nape-pressure lang yung iba sa inyo. Could be, nape-pressure kayo. Earth signs. Sa mga expectations ng person mo pagdating dito sa business mo. Check po natin pagdating naman sa yung money. We have 8 of Swords. Ayan, pagdating dito sa iyong finances, pwedeng laging puso yung pinapagana mo dito. Earth signs, may konting request lang sa'yo, binibigay mo kaagad. Yan, no? Pinaghihirapan mo yung pera na kinikita mo. Pero ang bilis lang siyang nauubos. Parang bang hindi mo man lang naramdaman. Oo. Yan yung nakikita ko dito pagdating sa finances mo. So, pwede rin ang daming opportunities po para sa inyo. So, yan, no? Tanggalin nyo yung nakapiring kasi yung iba sa inyo. Pwedeng focus lang talaga kayo sa pinagkakakitaan ninyo. Pero ang dami-dami po ninyong pwedeng matutunan. Ang dami-dami yung skills na pwedeng enhance na pwede ninyong pagkakitaan sa mga susunod na buwan. Kaya ito, pagpatuloy nyo yan. Or maging curious po kayo sa inyong skills. Tignan natin pagdating po sa, ayan, hindi nyo nafe-feel yung kinikita ninyo. Yun yung pinapakita dito ngayong araw. Feeling mo pagod ka lang pero wala kang kinita. Check natin pagdating po sa love life. We have the Sun. At meron tayo ditong Ace of Wands. Mukhang wala kayong maayos na pag-uusap dito ng person mo. Ayan po. Meron tayo dito. Okay. So, meron dito, could be feeling mo nawawalan na kayo talaga ng time sa isa't isa or nawawalan na yung spark dito sa relationship ninyo. Pwede kasi na nafe-feel mo lang to. Ayan. Kasi nawawalan ng oras talaga sa'yo yung person mo. Or could be ikaw to, baka ikaw yung sub-sub sa trabaho, earth signs. Tingnan natin. So, may mga gampanin kayo dito sa relationship na hindi nyo na talaga na-meet. Kaya, tignan nyo pong mabuti. Maging honest kayo sa isa't isa ng person mo. We have counselor. Meron dito pwedeng nasa ano ba kayo. Dumadaan kayo sa marriage counseling ngayon. Meron yung iba sa inyo may problem kayo dito sa relationship. Kailangan nyo po talaga is kailangan nyo ng professional help for some of you. Ayan, yung iba naman po sa inyo, yun, sabi ko nga, madami nang napagod dito pagdating sa relationship kasi paulit-ulit. And meron din ako nakikita dito. Pag kayo po ay may problem pagdating sa relationship, huwag din kayo masyadong magkwento sa mga nangyayari sa personal life po ninyo, sa ibang tao. Kasi pwedeng isa yan sa mga nagdadala po, lalo ng bigat sa inyong relasyon. Yun kasi yung nakikita ko. Meron din dito, pwedeng meron kayong, sabihin natin, meron kayong napapagsabihan. Could be opposite sex ninyo. Or pwede rin naman na same sex, diba? So, baka matemp yung iba sa inyo. Or could be yung person mo, ganyan yung nangyari sa kanya. Pwedeng siya yan, no? Meron siyang sinasandalan dito, ganun. Crying shoulder, diba? Tapos, na-develop siya dun sa tao na yun.
Oh, yan ngayon, pwedeng could be nilalabelan niya yung tao na yan as twin flame niya, kung kayo yung soulmate, or kung kayo yung twin flame, nilalabelan niya yung tao na yan as soulmate niya. Kaya nahihirapan siyang iwan. Yan, yung iba sa inyo may problem talaga dito sa relationship. So, number 1, number 8, number 9, and 7, 4, 1, 8, 9. Ayan po yung iyong lucky number. Lucky numbers pala. Maraming salamat po, Earth Signs. Ingat ka always.